Matagal na akong namamangha sa mga yungib ng Pilipinas. Madilim at nakatatakot sa unang tingin. Masikip at delikado kung pasukin. Pero may nakatago palang yaman sa ilalim. Ang Biak na Bato National Park sa San Miguel, Bulacan, ang pinakaunang kuweba na aking napasok noong ako'y baguhang reporter pa lamang. Taon-taon, libo-libong turista ang bumibisita dito para mamangha sa kasaysayan at kalikasan ng lugar. Pero nang mangyari ang pandemya, nag-lockdown din ang Biak na Bato. Isinara sa bisita ang mga kuweba. Makalipas ang 7 buwan, sa unang pagkakataon, papasukin naming muli ang mga kuweba ng Biak na Bato. Masakit pa sa walang tali eh. Ang kabundok eh. 10 taon ng tour guide sa mga kuweba ng Biak na Bato ang mag-asawang Analita at Narciso. Pero sa araw na ito, hindi sa yungib, kundi sa bundok ang kanilang pakay. Aling Analita, ano pong pangalan ng bundok na ahunin natin? Butarero po. Butarero? Opo. Anong sabihin ng butarero? Eh, medyo mataas daw po yung ahunin. Pagkapapunta po tayo doon, pababa naman siya. Pagpaahon na dito, yung may dalang na tayong buho, yun ang po yung mataas. Mapapalaban tayo dito. Hindi ganito karaniwan kataas yung tubig dito, pero dahil nag-uulan ngayon, kaya tumaas. Papunta ang mag-asawa sa bundok para kumuha ng buho. Isang uri ng kawayan na ginagamit pang bakod sa mga tahanan. Dahil may bagyong paparating, palaging umuulan sa bahaging ito ng Bulacan. Madulas ang lupa. So, na-survive natin yung unang ahon. Okay ka lang. Kaya-kaya yan. Na-survive namin yung unang ahon. Ang problema namin dito, pagpababa to, dulas nito. Pagkuha ng buho ang kinagis ng trabaho ng mga taga-barangay Biak na Bato. Nagbago lang ito noong 1997 nang buksan sa turismo ang mga kuweba ng Biak na Bato. Marami sa kanila ang naging tour guide. Maganda daw po doon, konting ano lang, kwento lang, kikita na lang pera, ganun po. Parang nagustuhan ko naman din po kasi nagkaroon po ako ng iba't ibang experience sa pagdutor, ganun po. Nagkaroon po ako ng kaalaman tungkol sa mga history ng Biak na Bato. Sa turismong umaasa ang halos buong barangay ng Biak na Bato. Nang mangyari ang pandemya, wala silang magawa kundi ang magbalik bundok. Wala po napapasok, may lockdown niya po. Oo. Di ba natin matatanggap ng mga bisita. Tayo po, maghaharap muna po ng ibang mga trabaho para tayo mabuhay. Matalas ang katawan ng buho. Pero nasanay na ang mga kamay ni Analita. Sino po nagturo sa inyo ng pagbubuho? Wala, nakagisla na po namin na ganyan. May nag-ano rin sa bundok. Dati po yung ang buho po ang kinukuha lang dito. Ginagawa po panding-ding sa bahay. E ngayon po marami na po pinagagamitan. Kaya gaya nga po ng bakod.
Para makayari ng isang bakod, kailangan mong kumuha ng 5 piraso ng buho. Bawat bakod na ibibenta lang nila ng 60 pesos. Gustuhin man ni Analita na kumita ng higit sa 100 piso, sadyang mabigat pasanin ang mga buho. Umulan, so napuno ng tubig yung mga buho. Ang tansya ko dito siguro mga nasa 20 kilos yung bigat nito. Siguro kung bubuhatin mo to, siguro mga 5 minuto lang o 10 minuto lang, pagod ka na. Ang matindi, yung mga lalaki, hindi lang 10 buho ang bubuhatin, 25. Dati-rati, kumikita sila ng 300 hanggang 500 piso kada araw bilang tour guide. Pero kung gusto raw nilang kitain ito ngayon, kailangan mong magpasa ng mahigit 25 buho sa iyong balikat. Tour guide po kasi yung 300 sa maghapon kita mo, pero hindi ka po pagod. Madami po yung pahinga kumpara sa nakipag-arawan o yung umaahon sa bundok. Minsan po, kung nakakataga pa ako ng ano sa linda, nakaka-30 bakod po yun. Nakikita na po ako 1-5 minuto. Kung mahirap ang paakyat, mas mahirap ang pagbaba sa bundok. Ngayong may pasan na silang buho. Ate, ingat! May bangin dyan! Pahinto-hinto po kasi basta mabigit po dala yun. Lalo po ganyan umuulan, madulas po. Ito pa mga kalakad po matulid. Basta mabigat. Mahigit 1 kaban ng bigas ang bigat ng pasan nilang buho. Mahingat, madulas! At dahil makipot at masukal ang daan, pahirapan sa pagbalanse sa mga madudulas na bahagi ng bundok. Makalipas ang 2 oras, pagdating sa bahay, diretso trabaho ang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak. Salit-salita ng mga bata sa pagsagot sa kanilang module at pagtulong sa mga magulang. Mahirap nga po. Dati po siya lang yung laging umaahon. Pagka hindi po siya nag-guide, hindi po umaahon siya sa bundok. Eh, sana po matapos na yung lockdown para po magbukas na po ang biyak na bato at makapag-tour na po ulit. Noong October 22, dininig ang kanilang dasal. Muling nagbukas sa turismo ang biyak na bato, pero maraming kondisyon. Official nang nagbukas yung Biyak na Bato National Park, pero meron silang mga safety protocols para sa lahat ng mga turista, lalo na yung mga galing ng Maynila. Magandang araw po. Magandang araw po. So simula nung nag-lockdown, talagang COVID-free itong Biyak na Bato. Kaya talagang gusto nilang mapanatiling COVID-free hanggang ngayon. Kaya kahit na pumasok yung turista, requirement ang swab test. Ito ang unang pagkakataon na may pinayagan silang media na makapasok sa Biyak na Bato mula nang mag-lockdown. Ano kaya ang itsura nito matapos ang 7 buwang pagkawala ng turismo? May mahigit 100 kuweba sa loob ng Biyak na Bato National Park. Yung pupuntahan natin ngayon, ito yung mga tinatawag nilang historical caves. Umuulan nang bumisita kami sa Biyak na Bato. Malakas ang ragasan ng tubig sa ilog, kaya doble ingat ang buong team. Makasaysayan ng Biyak na Bato dahil dito itinatag ang unang republika ng Pilipinas. Sa mga kuweba rin ito, nagkuta ang mga katipunero ni General Emilio Aguinaldo. So,
Ito yung Yungib 2 o yung tinatawag nilang hospital cave. Pinaniniwalaan na dito daw sa loob na to meron daw isang flat surface doon kung saan ginagamot daw yung mga sugat ng mga katipunero. Nung kilalang nurse ng mga katipunero, si Trinidad Texon. Kasama namin sa kuweba si Mark Dia ng Gaya Exploration Club. So wala talagang panikig nakatira dito. Kapansin-pansing, walang paniki sa loob ng kuwebang ito. Kasi itong tinatawag dito sa lugar na to, nakita mo pa yung araw, tinatawag yung twilight zone. Tapos yung madilim sa loob, tawag yun yung dark zone. Dark zone. So yung mga panikig gusto sa dark zone. Sa dark zone. Pero kapansin-pansin din ang mga bakas ng kamay sa pader ng kuweba. Mga tao siguro, mag-iwan ng souvenir. If you alter the flow of water, then ma-alter mo yung ano, yung formation ng kuweba. And sometimes, hindi na siya magpo-form. Pero sa kabilang bahagi ng kuweba, may indikasyon na buhay pa ang kuwebang ito. Patuloy ang patak ng tubig na nagiging daan para makabuo ng stalactites at stalagmites. Papunta tayo ngayon dun sa susunod na kuweba. Konektado yung mga kuwebang ito eh. Ito na ngayon yung Yungib 3. Ito yung artillery cave kung saan tinatago daw ng mga katipunero yung kanilang sandata. So open na open itong kuweba na to. Hindi natin ina-expect na makakakita tayo dito ng mga panike kasi talagang sinisinagan siya ng araw. Pero pagpasok ko sa loob ng kuweba, laking gulat namin nang may makita kaming namamahay ng mga panike. Ayon sa mga eksperto, magandang senyalis ito na bumabalik na ang dating sigla ng mga kuweba. Pansin ko merong parang fruit bat na nag-iikot doon, yung malalaking paniki. Normally wala yun doon. So ngayon they're trying to reestablish themselves in their habitat. Maliit lang siya, siguro mga ganito lang kalaki. Pati ang mailap na biyak na bato limestone frog na mataan din namin sa isang kuweba. Ayon sa mga eksperto, tanging dito lamang matatagpuan ang ganitong uri ng palaka. Makita mo dun sa ano, in some caves bumabalik yung ibang flora. Mm-hmm. Normally kasi sa mga kuweba na madalas bisitahin ng tao, hindi daan ang pinag-uusapan, libo ang pumapasok sa loob, labas, loob, labas. So may imagine mo na lang kung may mga paniki sa loob at syempre natutulog sila sa araw. Libo-libong tao pumapasok, mayroong ilaw, and naiistorbo sila. Ayon kay Mark, maganda ang idinulot ng 7 buwang lockdown para sa kalikasan sa biyak na bato. Lumago ang gubat, bumalik ang mga ibon, at sumigla muli ang mga yungib. Katunayan, nang patungo kami sa aming ikatlong kuweba, nahirapan na kaming hanapin ang bunganga ng yungib. Ang tagal kasi ng lockdown, kaya yung bunganga ng mga kuweba, nasarhan na sila ng mga halaman. Ayun! Ito yung ang tawag din nila ambush cave. Sabi-sabi ng mga tao rito, yung mga katipunero daw ilulure nila papasok doon sa kuweba yung Kastila. So pagdating doon sa loob, doon na nila i-ambush. Mahalaga ang kuwebang ito para sa mga katipunerong nagkuta dito noon. Masikip at delikadong pasukin. Maraming Espanyol daw ang namatay sa loob ng yungib na ito. Ay, pababa. Opo, dahan-dahan po, madalas. Okay na, Mark. Sige lang, ma'am. Okay na lang, meron na dito. Ay, madulas din yung Sa tulong ng mga guide, matagumpay kaming nakababa sa ambush cave. Madilim at masikip ang mga pasilyo nito. So itong kuwebang ito, medyo mahirap yung palabas niya. Kaya usually natatrap dito yung mga kalaban ng mga katipunero. Kaya dito nila sila na-ambush. Binaybay namin ang kaloob-looban ng kuweba. Dahil matagal na itong hindi napapasok ng mga turista, may mga paniki na ring nagbalik para manirahan sa loob.
tubig na dito. Gustuhin man naming tuklasin pa ang mga pasilyo ng Ambush Cave, hindi kami pinayagang magtagal sa loob dahil nagbabadya na ang ulan. Paano tayo lalabas dito? Hinanap namin ang daan palabas, pero... Eto na po yung kumalaman na po, baba. Pinipin ko pa kung gano'ng malalim ng tubig. Nakas po yung ubo eh. So ito yung karaniwang daanan palabas ng yungig. Pero narinig ko na ang lakas ng abos ng tubig. Mukhang mataas yung tubig. Eh diretso daw ito dun sa ilog, baka delikado rin. Bumalik na lang tayo where we came from. Kasi delikado, baka matrap pa tayo dun sa loob. Paglabas daw kasi nito sa gilid na ng ilog, kaya kapag mataas yung tubig, hindi rin tayo makakalabas. So dito na lang tayo lumabas. Sa pinasukan namin. Ayon sa pamunuan ng Biak na Bato National Park, bagamat bukas na sa bisita ang parke, hindi pa nila papayagan ang mga turista na pumasok sa mga kuweba. Nais kasi nilang tuluyan pang lumago ang kalikasan sa loob at paligid ng mga yungib. Sa maikling pagbisita ko sa mga kuweba ng Biak na Bato, malinaw na nakabuti ang ilang buwang pagsasara nito. Nakapagpahinga ang kalikasan, nanumbalik ang dati nitong sigla, at nakahanap muli ng tahanan ang mga hayop sa kagubatan. Sa muling pagbubukas ng Biak na Bato, malaki ang hamon para sa mga namamahala ng kuweba. Kung paano babalansehin ang interes ng kabuhayan at pagpapanatili ng likas yaman. Matagal nang may tunggalian ang kabuhayan at kalikasan. Ang interes ng tao at tahanan ng mga hayop. Ang kabuhayang hatid ng mga turista at natatagong yaman ng ating mga kuweba. Pero kung may isang bagay tayong dapat malaman, madaling gumawa ng pera at kabuhayan. Pero mahirap ibalik ang yaman ng kalikasan. One thing we should always remember, ang kuweba is a non-renewable resource. Pag siya ay nasira, hindi na siya mapapalitan. It took millions of years, hundreds of thousands of years for a cave to form. Magkaroon ng balance sa loob, which we will disturb if we do tourism activities. That's why we should give the appropriate management to the cave. Higit kailanman, mas ramdam ngayon ni Narciso at Analita ang kahalagahan ng mga kuweba ng Biak na Bato. Umaasa sila na sa muling pagbubukas nito, mas mataas din sana ang paggalang ng mga bisita sa gubat at kuweba na kanilang inaasahan. Sa isang banda, ipinakita ng kasalukuyang pandemya sa ating lahat ang mga bagay na pinakamahalaga. Hindi pera at material na karangyaan, bagkus pagpapahalaga sa likasyaman at ating pinagmulan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.